Mga kwentong pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa hatid sa inyo ng programang ito. Queen Stories. Magandang araw, Queens. Ako ay isa sa mga masusugid ninyong taga-subaybay. Nung una, nahihiya ako na magkwento ng aking buhay. Pero na-realize ko na maaari akong makatulong at maka-inspire ng ibang taong nakikinig sa inyo. Queens, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Allison. Ako si Allison, simpleng babae. Nasasabi kong maganda rin ako at inosente. Bukod doon, masayahin din ako. Lumaki ako sa pamilya na hindi ganun kayaman. Ang mga pamilya ko, especially ng aking mga magulang, ay nagtatrabaho sa kanilang amo. Ang father ko ay naging driver ng isang pamilya na talagang nakakaangat sa buhay. At dahil mababait ang aking mga magulang, pati ang nanay ko ay kinuha na rin ng pamilyang ito upang doon na rin mamasukan bilang isang kasambahay. At doon na rin ako isinilang, Queens, sa pamilyang iyon. Dahil mahirap kami, hindi ako kayang pag-aralin ng aking mga magulang dahil sapat lang para sa aming pagkain ang kanilang kinikita bilang mga katulong ng pamilyang ito. Dahil mababait ang mga pamilyang napagtrabahuhan ng aking mga magulang at gusto makatulong, sila na ang nagpaaral sa akin. Meron silang nag-iisang anak. Ito si Kimberly. Si Kimberly ay mayaman at talagang lumaki sa karangyaan. Kahit na ganun, si Kimberly ay aking naging best friend. Dahil halos sabay na kaming lumaki at paras kaming babae. Sabay kaming pumapasok sa paaralan sa exclusive school kung saan nila pinasok ang kanilang anak na si Kimberly, ay doon na rin ako in-enroll ng kaniyang mga magulang. Malaki ang utang na loob ko sa pamilyang ito dahil sila ang naging pundasyon ng aking kinabukasan. Paras kami nakapagtapos ni Kimberly ng college. At syempre dahil mag-best friend kami, sabay kaming nangangarap kung minsan. Gustong-gusto ko ang magkaroon ng anak. Ganun din naman siya. Pero ang sabi niya, priority niya muna ang mas lalo pang magpayaman. Gusto ko rin namang yumaman, pero in reality, hindi naman ganun kadali iyon. Gusto ko magkaroon ako ng pamilya, isang masayang pamilya, kasama ang aking minamahal. Meron akong long-time boyfriend na nagngangalang Edgardo. Si Edgardo ay hindi rin mayaman. Sadyang kaleva lang namin. At nagtatrabaho din ang kanyang mga magulang sa isa rin kilalang pamilya dito sa aming subdivision. Si Eduardo ay kababata rin namin ni Kimberly. Mabait si Eduardo. At talagang mula pa lang ng aming mga pagkabata ay talagang siya na talaga ang nakikita kong magiging asawa. At hindi nga ako nagkamali, Queens. Pagsapit ng aking 18 years old ay talagang niligawan ako ni Eduardo. Hindi ko na siya pinahirapan dahil mula pa ng pagkabata kami, ay kilalang kilala ko na ugali ni Eduardo. Si Eduardo ay talagang sweet, maalalahanin at talagang responsableng tao din talaga. Natutuwa ako dahil sa kabila ng kahirapan, ay pinilit pa rin talaga ni Eduardo na makatapos ng pag-aaral. At dahil doon, nung inaya niya ako magpakasal, ay talagang oo na talaga ang sagot ko at hindi na ako nag-isip pa. Siya talaga ang aking pangarap. Ang pangarap ko ay magkaroon ng pamilya kasama si Eduardo at ang aming mga chikiting. Napag-uusapan namin kung minsan na talagang gusto namin bumuo ng basketball team. Talagang dosing anak agad-agad ang gusto naming buuin. Alam kong imposible, pero talagang kung mahal mong isang tao, eh, handa ka magpakalosyang at magpabuntis sa kanya kahit gabi-gabi pa. Ganun ko kamahal si Eduardo. At si Kimberly ay meron din namang long-time boyfriend. Ito ay si Ramon. Si Ramon ay talagang matipuno at galing din sa isang mayamang pamilya.
Si Ramon ay mabait at talagang matitipuhan ng kahit na sinong babaeng kanyang makikilala. Natutuwa ako para kay Kimberly dahil talagang bagay na bagay silang dalawa. At dahil nga kami mag-best friend ni Kimberly, ay talagang napag-desisyonan namin na magkaroon ng double wedding. Nakakatuwa dahil nakalibre pa kami ni Eduardo ng mga gasto sa aming kasal dahil si Kimberly at si Ramon na ang gumastos para sa aming wedding. Nahihiyaman kami pero talagang ganun talaga ang buhay. Kasi si Kimberly at si Ramon naman ang nag-insist na gusto nila ipabonggahin ang kasal. Though nahihiya naman kami ni Eduardo. Eh, syempre, grab the opportunity na, diba, Queens? Gusto sana namin kung kami ay masusunod, yung simpleng handaan lang, ganun. Ang mahalaga naman kasi ang pagsasama ninyong mag-asawa hanggang dulo, hindi naman ang pagpapabongga at pagyayabang sa mga inyong mga bisita, diba? Sa inyong dalawa talaga. Ang mahalaga at kayo'y nagkakaunawaan bilang mag-asawa. So, to make this story short, naikasal kaming dalawang couples. Ang talagang saya-saya ng araw na iyon. Hindi namin alam kung paano namin at saan ilalagay ang aming katuwaan at kagalakan sa sobrang ligaya naming couples. Masaya kaming nagsama ni Eduardo. Mabuti siyang tao at hindi ako nagkamali na siya ang pinakasalan ko. Almost 3 years na kaming sumusubok, Queens, na magkaroon ng aming anak. Si Kimberly nagkaroon na ng baby, nakaisa na sila ni Ramon. Ngunit kami ni Eduardo ay sadyang talagang hindi mabiyayaan ang anak. 3 taon kami nagtatry gabi-gabi na makabuo ng aming sanggol sa aking sinapupunan. Ngunit talagang hindi kami binibiyayaan. Halos lahat ng doktor at ospital ay napuntahan ko na. Hindi ko na rin tinigilan ang mga albularyo. Baka sakaling may milagro silang magawa sa mga halamang gamot na kanilang ipinapahid at itinatapal sa aking tiyan at aking mga puwerta. Dahil gustong-gusto ko na talaga magkaanak, kahit na anong paraan ay aking gagawin at kahit saan kaming pumuntang kuweba, o lugar ay handa kong suungin at pasukin para lamang mabuntis ako. Dahil ito ang aking pangarap magkaroon ng sanggol sa aking sinapupunan. Ngunit sadyang malupit ang tadhana at pagkakataon. Natagpuan ko na nasa isang klinik kami ng aking asawa at doon na namin nalaman na talagang baog si Eduardo. Nakakalungkot dahil hindi na namin ito magagawang panamparaan. Dahil sa kadesperadahan ko, talagang gusto ko magkaanak ay may pumasok sa aking isipan. Aagawin ko o aahasin ko ang asawa ni Kimberly. Kailangan niya akong mabuntisan para matupad ang aking mga pangarap. Hindi ako papayag na hindi ako magkaanak dahil yun ang aking gusto at yun ang aking goal sa aking buhay. Gumawa ako ng paraan para akitin ang asawa ng best friend ko, si Kimberly. Wala siyang kaalam-alam na gumagawa ako ng mga hakbang at plano para mabuntisan ni Ramon. At hindi ako nagkamali. Talagang tumama lahat ang aking plano sa tamang oras at pagkakataon. Madalas kong inaakit si Ramon at talaga nagfafa-fling ako sa kanya. Walang kaalam-alam ang asawa ko na ginagapang ko si Ramon. Hindi niya alam na desperada na ako na magkaanak. Mahal ko siya pero hindi niya mapunain ang pagkukulang bilang aking pagkatao o aking bilang pagkababae. Kulang, hindi masaya, hindi ganap, hindi buo, hindi 100% ang aming pagsasama hanggat wala kaming anak. Kaya kahit na ganun kasakit, kahit maging masama pa ako sa paningin ng iba,
wala akong pakialam dahil gusto ko nga maanakan at gusto ko magkaroon ng baby. Hindi ako nagkamali dahil itong si Ramon ay mabilis lamang lasingin. Kunyari, inimbitahan ko siya sa isang party na hindi alam ng kani-kanilang asawa. Hindi alam ni Kimberly. Dalawa lamang kami noon at hindi ko alam kung bakit ganun at hayok na hayok naman to si Ramon sa laman. Napag-alaman ko na hindi sila okay lately ng kanyang asawa na si Kimberly. So parang gusto niya ng break at gusto niyang mag-unwind muna. Siyempre, andito ako at kailangan kong i-grab ang opportunity. Talagang inakit ko agad si Ramon ng gabing iyon. Dapat ay mag-wind lang kami at magkukwentuhan. Pero hindi ko pinalampas ang gabi na walang nangyayari sa aming dalawa. Talagang ibinuka ko ang lahat ng dapat kong ibuka sa harapan ni Ramon para pasukin niya ang aking lagusan at doon mag-iwan ng bakas upang mabuo o sisidlan ang aming magiging anak. Alam ko na hindi ito kasalanan ni Ramon at sadyang inakit ko lamang siya. Pero ganun talaga. Gusto ko magkaanak eh. At hindi ako nagkamali. After a month, hindi na ako dinatnan pa. At nagkaroon ako ng pregnancy test. At positive ang naging resulta. Sinabi ko to sa asawa ko, ngunit gulat na gulat siya at nagalit. Bakit ko daw yun nagawa? At bakit pa sa asawa ng aking best friend? Wala akong magagawa dahil siya ang nandoon ng mga oras na kinakailangan ko, ang lalaking bubuntis sa akin. Naintindihan naman ako ng asawa ko dahil pangarap rin niya makabuo kami ng pamilya, na masaya at kumpletong pamilya. Nalaman ni Kimberly ang aming naging eksena ng kanyang asawa. Siyempre nagalit siya, ngunit nandun na yun at wala na tayong magagawa. Kinausap ko ang aking best friend at nagpaumanhin at humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Masasabi nga natin na kung totoong mag-best friend kayo ay talaga magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Nakakatuwa dahil kahit na ganun ang aking naging eksena sa asawa ng aking boyfriend na si Kimberly, ay sadyang napakabait talaga ni Kimberly at talagang ako'y pinatawad. Dahil alam niya ang aking frustration na magkaroon ng anak. Hindi niya ako sinumbatan, ngunit meron siyang tampo sa akin. Minut nang maipaliwanag ko sa kanyang aking side, at hindi naman ako naghahabol para sa kanyang asawa, talagang gusto ko lang magkaroon ng anak, kaya talaga naintindihan naman ako ng aking best friend. Ganun ang aming naging kondisyon. Lalayo na lamang kami ng aking asawa na si Eduardo upang bumuo na ng sarili naming pamilya at hindi na magulo pa ang pagsasama nila ni Kimberly ni Ramon. Si Ramon naman ay handang magsustento, ngunit hindi na rin namin siya inobliga dahil gusto na nga naming maputol ang anumang connection namin sa kanila. Ganun na rin naman si Kimberly at gusto na rin niyang kalimutan na ang nangyari. Parang nag-donate na lamang sila ng sperm ni Ramon, ngunit ang masakit doon ay sa maling pagkakataon ko ginawa at maling eksena sa buhay. Sa ngayon ay andito na kami ng aking asawa na si Eduardo at masaya na kaming namumuhay kasamang aming anak. Nagkaroon kami ng anak na babae at pinangalanan namin siyang Athena. Napakaganda ni Athena at siyang napakabait at napakatalinong bata. Bunga man siya ng kasalanan, ngunit ayokong lumaki at sisiguruduhin ko siya na hindi siya lalaki bilang isang masama at bunga ng isang pagkakamali. Ipapadama ko sa kanya at ng aking asawa na hindi siya kasalanan at siya ay isang biyaya na ibinigay ng langit at ng Panginoon sa amin. Sila Kimberly at Ramona ay nandoon pa rin sa kanilang mansyon na bahay at patuloy na pinagbubuti ang kanilang pagsasama at nagkaroon pa sila ng another na anak. Dalawa na kanilang anak at balita ko ay masayang masaya na rin sila at talagang mas tumibay pa ang kanilang pagsasama.
Gandito na lamang ang aking kwento, Queens. Naway meron kayong napulot na learning sa aking buhay. Lagi nating iisipin ang magiging kahinatnayan ng lahat ng ating desisyon sa buhay, sapagkat once na nagawa na natin ay wala na turning back. Maging responsable tayo at panindigan natin ang ating pagkakamali, at kung magkakamali man tayo ay matuto tayong tanggapin ito at humingi ng kapatawaran sa mga taong naapektuhan at kayaning hindi na muling mangyari pa ito in the future. Muli, ang inyong masugid na taga-subaybay, Alison.